Patingkad na output, mabilisan, at tipid sa materyales. Dagdagan natin ang epektibong option, ang mga method mo sa pagpiprinta ng caps. Yan ang ating gagawin ngayon, using direct-to-film prints. Marami na pong printing methods ngayon sa pagpiprinta ng caps. Pero bakit nga ba DPF ang gagamitin natin ngayon? May kanya-kanya kasing mga advantages ang bawat method. Most of the time, sublimation, screen printing, at yung vinyl cutout na prints ang usually ginagamit ng karamihan sa pagpiprinta ng caps. Pero here comes the new challenger, yung game changer. Walang iba, kundi yung direct-to-film na prints o DPF. Sa sublimation process, hindi mo makakapa ang texture niya kasi nga purely ink yung nagtatransfer sa fabric natin. Whereas sa DPF, makakapa mo yung texture niya. And ang advantage doon is magbibigay siya ng realistic na vibe sa output natin. Sa cutout vinyl naman, yes, may texture siya, kaya nga lang limited lang yung makikater niya na design. Lalo-lalo na yung mga full-colored na design natin is hindi siya pwede sa cutout na vinyl. Mostly yung solid color lang ang pwede sa cutout vinyl. Whereas, sa DTF, what you create, what you design is what you can get. Sa self-screen process naman, yes, may texture siya and then kaya niyang i-cater ang wide range of color. Kaya nga lang maglalaan ka ng malaking oras sa projects mo. Whereas sa DTF, lamang na lamang ka sa speed and accuracy. Most especially sa mga maramihang projects natin. For example, sa mga caps for this coming elections, which is yan ang gagawin natin ngayon. Papansin nyo, full-colored image yung design natin. Transparent yung background. Pwede ito sa sublimation na process but hindi ito pwede sa vinyl cutout na process. But of course, pwedeng-pwede sa DTF or direct-to-film. May dalawang uri tayo ng DTF printer ngayon sa market. Yung A3 converted na printer, maganda din, kaya nga lang medyo talo tayo pag maramihan yung projects. At may mga negative feedback po ito sa market regarding sa maintenance. At yung pangalawa, yung large format na printer, which is yun po ang gamit natin ngayon, yung Grando na brand. Bago ka mag-proceed sa proseso, i-check mo muna yung mga materials mo. I-check mo yung film, if may aberya ba, yung powder, yung prints, or even yung design kung tama ba before ka mag-proceed sa printing na process. And of course, i-check mo rin yung cap mo. Kung may damage or wala. Para hindi masasayang yung film na gagamitin natin. Gamit natin is Kuyi Cap Press. Yung market value niya is around 6.5 to 7K. Easy to use and durable. Before mo siya i-on, better na i-check mo muna yung heating pad niya. Dapat katamtama lang yung pressure. Check mo yung tamang placement ng cap. Open mo itong bar. Pag once okay na yung higpit niya, pwede mo na siyang panda rin. Yung settings natin is kagaya sa t-shirt. 165 degrees at 15 seconds yung oras. Pag once umabot na siya sa na-set up mo na point, pwede mo na umpisahan. Napakaganda, vibrant, presentable, malinis, matipid sa materyales, overall, game changer talaga. Magandang kitaan po for custom print na mga cups, and of course, makikater mo yung mga malalakihang projects mo. And pwede mo ring subukan yung personalize mo na brand sa ganitong proseso ng pagpiprinta sa cup. Direct to film prints sa cup. Kung kailangan mo rin ng backup sa mga big projects mo, pwede po tayo dyan. Pakicheck yung link na nasa baba and pwede mo kaming i-contact. Kung gusto mo rin matuto ng DTF process sa t-shirt printing, i-click ang link nandito sa kilid. Dagdag kaalaman po. Pindutin mo na yung like sa video na ito at mag-subscribe ka na kung wala pa. At bigyan mo na yung bell at kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat po. Bye-bye!